Yan, magandang gabi mga idol, no? So guys, ang itong video na to, yun, gusto ko lang din kayo kamustahin, no? At magandang gabi. Nagkaroon ako ng time para makapag-video. Nag-scroll ako ng video ko, ng mga post ko. Kasi may nakapin na post ko tungkol dun sa asawa ko, syempre, yung pag-aalaga ko sa kanya. Sakit na aneurysm. So may comment to na isang followers ko na si Ma'am Aislin Tadeo. Ang sabi niya dun sa comment na yon, ito. Yan, Lods, pwede po bang gumawa kayo ng video na ano kaya yung mga mararamdaman ng tao na may aneurysm? Thank you po. Yon, may comment siya na ganoon. So, kaya napaisip ako na gumawa ng video. So, pero hindi ako expert dito no sa salitang aneurysm, guys. Kahit ako nabigla lang din dahil sa asawa ko, ayun yung naging sakit niya. At ayun yung kinontent ko nung mga nakaraan na nakalipas mula nung sinugod siya sa ospital. Nalagaan ko siya kung paano siya lumaban sa sakit na aneurysm. So, okay, back tayo sa tanong, no? Ano nga ba mga mararamdaman? So, syempre, yung sasabihin ko, guys, based lang sa experience, no, na bilang kasama ko yung asawa ko na nagkaroon ng aneurysm. Kasi siya, nung nag-aneurysm siya, or hindi pa namin alam na aneurysm siya, bago siya ma-hospital, mga 2 months siguro, o 3 months, medyo sumasakit yung ulo niya. Parang, syempre, hindi natin alam. Akala lang natin, migraine lang, mga simpleng sakit lang ng ganun. Ayun yung una niya nararamdaman, no? Lumipas yung mga araw. Ayun, isa pa sa mga nararamdaman niya, guys, yung medyo nasisilaw na siya doon sa mga liwanag. Pero, at the same time noon, meron siyang iniindang sakit sa likod. Nagkaroon siya ng back pain noon. Mula sa likod, may masakit, bandang balikat ata yun. Tapos parang gumagapang siya sa likod, back pain. So ayun yung iniinda niya. Habang may back pain na iniinda siya, silaw na rin siya sa liwanag noon, nung mga time na yon. Minsan sumasakit-sakit yung ulo niya. Ayun yung naging sintomas, no? Ayun yung mga nararamdaman niya bago siya mapasugod sa ospital dahil nag-collapse nga siya, no? Hindi namin alam na ayun na pala yung sakit niya. Ang una kasing punta namin sa ospital, di bali ang sabi niya, kumbaga ang problema niya, is back pain, no? So, tapos, hindi niya alam kung paano siya gagalaw. Kahit sa pagtulog, hindi niya alam anong pwesto gagawin niya. Hanggang sa niresetahan siya ng doktor tungkol sa back pain, tapos, ano pa ba, iba pang gamot. After ko siyang ipunta doon sa hospital, masakit pa rin yung likod niya. Sobrang sakit nun ang likod niya. At pati yung ulo niya. So, masabay na yun. Ayun na yung medyo malala na pala yung nangyayari sa kanya. So, nakainom siya ng mga ilang gamot lang siguro. Isang beses lang, siguro tanghali, tapos gabi. Yung pag-inom niya ng gamot noon, nung kinagabihan, sinuka niya yung kinain niya, tapos nakaramdam na siya ng sobrang sakit ng ulo. Talagang sobra, hanggang sa yung sobrang sakit ng ulo niya, nilamig na siya. Yun na. Pagka sinabi niya, gumanon na siya, tapos sobrang nilalamig na siya, nag-collapse na siya. Pag-collapse niya, talagang as in straight siya, no? Talagang straight yung paa niya mula head hanggang paa. Siya, hanggang sa napahupa namin, sinugod namin sa ospital at nagkaroon ng malay. Dibali, seizure pala yung tawag doon, guys. Nandoon na siya sa emergency room. Then, minum siyang tubig tapos nasuka ulit siya at nag-seizure siya. Sinabi namin sa mga doktor tapos schedule siya agad siya ng CT scan. Doon may nakita na mayroong parang namumuong dugo sa ulo niya. Tapos hanggang sa in-examine pa siya na in-examine para matukoy kung ano talaga yung parang nakitang dugo doon sa ulo. Hanggang sa yun nga, na-diagnose siya na may aneurysm pala siya. So, yun. Kaya, simula noon, binidyo ko na siya, no? Simula doon sa may emergency hanggang sa tubuhan na siya. Medyo inampat lang o dinecrease yung blood pressure doon sa ulo. After noon, nakalabas kami. Follow-up check-up. Tapos, nilipat kami sa neurosurgeon na, no? Sa mga neuro-specialist sa mga ulo. Yun, hanggang sa na-operahan na ulit siya. Ayun lang guys, so di ba yung topic natin no, tungkol doon no, sa aneurysm. Ayun nga, ayun yung mga naramdaman niya. Siyempre hindi ako expert doon, kahit ako nabigla lang din. Kami, lahat kami nabigla. Siyempre yung sinabi ko is tungkol lang din sa asawa ko. Kung ano yung mga naramdaman niya noon, siyempre magkasama kami. Ayun yung nakikita ko sa kanya, ito yung iniinda niya sa akin bago siya masugod sa ospital. Yun, back pain. Nagkaroon siya ng back pain, pananakit ng ulo. At nasisilaw siya sa liwanag. Yan, hanggang sa lumala na yung pananakit ng ulo at nag-collapse na siya. At syempre, thank you Lord, no? Thank you Lord kasi maraming namamatay sa aneurysm. Kasi ang aneurysm is yung ugat na lumulobo. May parting ugat na lumulobo dun sa bandang ulo natin. Ayun nga, pagka pumutok yun, dun maraming namamatay. Ayun yung kinamamatay ng tao kapag yung aneurysm is pumutok. Pero napakabuti ng Panginoon kasi yung sa asawa ko,
is pull up siya, hindi na kinaya pero ang laki na nung aneurysm niya. Hindi lang isa, tatlo. Isang malaki tapos dalawang acute aneurysm. Ayun yung diagnose sa kanya. Ayun yung naging dahilan kung ba't siya nag-collapse, no? Nag-seizure siya dahil sobrang laki na nung aneurysm niya. Hindi na niya kinaya yung sakit. Buti na agapan, syempre, at hindi pumutok. Kaya hanggang ngayon, okay na siya, no? May mga follow-up check-up na lang. At after operation niya, nagkaroon lang talaga ng side effect dun sa may mata niya. Normal lang naman daw yun, no? Medyo naduling yung mata niya. Pero nagkakaroon naman ng magandang development kasi nagagalaw na yung naduling. Pero medyo duling pa rin, pero at least may magandang improvement na. So, yun lang guys, no? For today's video, gusto ko lang din i-share, no? Yung tungkol nga dito sa aneurysm na nangyari, syempre mismo sa asawa ko. Syempre, nakita ko nga sa comment ni Ma'am Aislin Tadeo, no? Kaya nagkaroon ako ng ganitong video. So, yun lang. Guys, at sana pag kami mga nararamdaman tayong ganyan na gaya na sinabi ko, no, mga simpleng pananakit ng ulo o madalas na, matagal na, na sumasakit yung ulo na hindi nawawala. Tapos parang may iba pang effect na ganyan, back pain, nasisilo sa liwanag. So magpa-consult agad tayo, no, kasi nakakatakot baka mamaya aneurysm na yan. Tapos, at huwag naman sana, no, hindi natin maagapan. Kaya mas maganda na inaagapan natin yung mga ganyan. Napaka-delikadong sakit. So, yun lang for today's video, mga idol. So, ingat lahat and God bless.